Hindi ko narinig eh. Hindi narinig. Sinuwain! Salamat ako sa Diyos at hindi sinilang ang dalawang bata na galing sa isang babae na irresponsable at makasarili tulad mo. Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginawa. Hindi ko siya pagpapalit dahil lang sa pera. Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo! Wala kong ilang naloob. Tama na! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Ang kapal ng mukha mo! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Next to the action and the comedy king, only Vilma Santos can rightfully claim the title longest reigning queen of the Philippine cinema, because no actress has successfully remained on top the way she has for four amazing decades. Tonight, find out why she has endured and endeared throughout these years. I'm Roderick Paulate, and you're watching Persona. Rosa Vilma Tuazon Santos on November 3, 1953 to Amado Santos and Milagros Tuazon. Vilma took acting when she was only 9 years old and her first movie was Through This Liid. For most of us who knew nothing but play in the streets with kids our age, Vilma was already on her way to becoming one of Philippine cinema's most unforgettable icons. Pag-usapan natin yung childhood, okay? Meron ko ba mga memories noon ng bata ka pa na hindi mo makalimutan hanggang ngayon? Childhood, Dick. Bata pa ako, Dick, maarte na ako talaga. Pag may mga siesta sa amin noon, darating yung mga kamag-anak, hihilingan nila ako na sumayaw, kakanta, willing ako lagi. Mga ilang taon ka nito nung ginagawa mo? Siguro mga 7 or 8 years old. Dick, sa atin, no, mga nag-aartista nung bata pa, usually, yung iba sa kanila o sa atin, may mga conflicts. Noong nag-decide ka, actually, bata ka pa, no? Hindi ko masasabing ikaw ang nag-decide. Pero nag-aartista ka na, meron ba mga comments yung mga kapatid mo o na sa pag-aartista mo? Hindi naman. Lahat kasi sila gusto rin. Excited din sila that time nung nakita nila ako na nagpupunta sa Sampaguita Pictures. Sampaguita ka ba nagsimula? Oo, Sampaguita ako nagsimula. I was 9 then sa pelikulang Through This Liid. Pero excited sila para sa akin. Pero si Papa at si Mama, masasabi mo bang dalawa sila na talagang gusto nila maging artista ka? O may kontra ang isa sa kanila? Wala naman. Pareho sila excited. Si Mama excited din noon. Si Papa rin. Kasi ganito yun, Dick. Sa totoo lang, hindi naman naging artista si Mama at si Papa. Pero dun sa pinagtatrabahuhan nila nung araw, pag may programa, lagi silang kasama.
Bata pa ako noon, siguro mga 5 years old, nanonood kami doon sa opisina nila na nagsasayaw mama ko at papa ko magkapareha sila. Ano yun? Hindi yan sa television? Hindi. Sa ano? Sa mga, sa office nila. Di ba? Mga opisina, may mga programa. Parties programs nila. Lagi okay. Silang kasama. So, ibig sabihin, talagang kahit pa paano, nasa dugo siguro namin yung mga pag-aartista o yung art. Yung gano'n, dancer din si mama, dancer si papa. Pero sa dalawa, sino ang mas may gusto maging artista ka? Kasi para alam mo naman siguro yung buhay natin pareho, no? Sa akin, sa side ko, si papa ang medyo against. Uh-huh. Sa'yo, supported ka ng both parents? Palagay ko supported ako ng both. Basically, can you honestly say na you had a normal childhood? I don't think so, Dick. Kasi, imagine 9 years old, nagtatrabaho na ako. Pero alam mo yung pakiramdam, di ba? Alam mo yung pakiramdam? Kasi si Dick, bata mo, ilang taong ka? 4? 4 years old. 4 years old. So, alam mo kahit pa paano pag nasa showbiz ka na, ibang schedule ng show business, Dick. And the time, siguro kaya hindi tayo lumaki pareho. Kasi yung bata natin yun, nagpupuyat na tayo, remember? Uh-oh. And then magkasama pa tayo sa isang pelikula, you were 4 then. I was 10? I was 10. Oo, yung edad mo na naman, ha? Hindi, inisip ko nga, baka younger. Pero nagkasama tayo. Ay, yes. Marami tayong pelikula together. Sabi ko sabihin, kahit anong sabihin mo na sakripisyo rin yung pagkabata natin. Ginawa mo on Through This Lead. That was your first movie, right? That was my first movie. Ano feeling dun, V, ng isang child star? Gumagawa ako ng pelikula Through This Lead, halimbawa. Ano yung nasa utak mo bilang bata? Aware ka ba na nagtatrabaho ka na? O... Enjoy lang ako, Dick. Mm-hmm. In fact, kahit na pumapasok ako noon, looking forward ako sa shooting. Enjoy ako, tsaka pag nasa shooting ako, ang feeling ko lahat sila pamilya. Kasi mabait din naman ng mga artista nung Lolita Rodriguez, di? Mm-hmm. Alam mo yun? Yes. Luis Gonzalez, di ba? So, Sampaguita Pictures pa, lagi akong may nakahandang lunch. Lagi akong may fried chicken, lagi akong may apple every lunch. Pampered ka? Buti ka ba? Oo naman. Tapos, pag nasa shooting ako, hindi ko feeling yung, alam mo yung umaarte o trabaho para sa atin. That time. True, oo. Di ba parang pag nandun ka lang, excited ka, tsaka pag tinawag ka, parang yung iaarte mo, para ka lang naglalaro, di ba? Basta gagawin mo lang yun ng bukal na bukal sa kalooban mo. So, paano masasabi na parang hindi mo nakitang normal yung childhood mo? While you were enjoying all of this, parang... Yeah, kasi na-miss ko rin yung pag nasa school, pagka yung kailangan na kalaro mo yung mga classmates mo doon, na meron kayong mga games doon, hindi ka nakakasali kasi kailangan bumalik ka sa shooting. Yung ganun ba? So, yung mga larong kalye. Yun. Na-miss ko yung mga ganun. Bilang studyante, na-experience mo ba ang... Typical student. Sa school, kahit sabi mo lang, kasi hindi, iba naman noon eh, hindi pa naman yung sikat. Kasi yung age ko na nag-aaral ako, hindi pa naman yung masasabi natin na taagang, sabi natin, sikat na sikat. So, ibig ko sabihin, kahit nasa school ako, hindi naman ako binibigyan ng special treatment. Walang special treatment at all? Hindi naman. Even with my barkada. By the way, you said barkada. May barkada ka ba na masasabi mong naalala mo pa o nakikita mo pa hanggang ngayon? Meron akong barkada na yung iba nakakausap ko pa. Iba nasa States na, magagandang trabaho nila. Pero kung naalala ko, siguro mga 5 lang kaming barkada talaga. Sa school. 5 barkada na nakikita mo pa o hindi na? Yung 2 ang nakikita ko, the rest hindi na. May isa na nga namatay eh. Paki-describe lang ang buhay mo nung estudyante ka. Kasi artista ka na kagad nun. Oo, 9 years old. Actually, ganun nangyari sa buhay ko, Dick. Ang mangyayari niyan, eskwela muna, pupunta ako sa St. Mary's. After dun, uuwi ako. Pagkatapos ko umuwi, mayroong schedule sa gabi. So, tuloy naman kami ng shooting or mayroong personal appearance. Yung mga stage show, tuloy naman ako sa gabi. So, pagdating na naman ng umaga noon... Stage show, di ba? Inaabot diba? Ka ng alas 4 ng umaga? Oo, kasi alas 3 yun, Dick. Di ba? Kung minsan, pandrama ako, hindi naman akong pangkanta. Di ba? Kaya panghuli yun. Oo. Nag-iintay tayo doon, naantok ka na. Halos ano ka na doon. Ano yun, yung ambon. Ambon na. Di ba? Mahamugan ka na doon. Yun, dinanas ko lahat yun, Dick. Pero kailangan, pag uwi ko, punta pa rin akong school the next day. School. But the thing is, hindi ko nararamdaman ang pagod the time, Dick, kasi ini-enjoy ko nga. Definitely. Barkada. Kasi barkada ko, Dick, tomboy, mga tomboy. Talaga, no? Talaga, wala. Nung estudyante ako, may binigawan pa ako. I think that's normal, no? Sa nangyari. Trayo, kasi puro girl babae. School, no? Girl school to. Oh, okay. Una, pagkabata nag-artista ka, hanggat umabot ka doon sa stage, doon mo na, no? Elementary ka hanggang high school ka. Hindi ka pa parang
oops, napapagod, nagpa-backout ako, parang ayoko na yata to. O masasabi natin may pinagsisihan ka, na ba't ako nag-artista? Napapagod, yes, Nick. Siguro naranasan mo rin yun, especially there was even a time na minsan, ano ko, siguro mga 6-7 movies in a year. Pwera pa yung television show ko, okay. Diba? Pwera pa yung mga extracurricular activities. May time ako noon na sinasabi ko, ayoko na. Ayoko na, pagod na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Pero wala, tuloy-tuloy pa rin. Kailan yan? Gusto ko lang matrace. Yung stage na yon. Siguro nung time na when I was mga 90, early 20s. Ganun, ha? Early 20s, gusto ko nang gumibat. The hardest part in a successful young actor's career is conquering the most awkward phase of one's life, the teenage years, and making it into an even bigger success. Just when everybody was about to label Vilma a has-been, she successfully jumped onto the teeny bopper bandwagon and was paired with Edgar Bobot Martinez. Paano mo nakilala si Edgar Martinez? Kasi kung di ako nagkakamali, ang triangle noon, si Nora, si Pip, at si Bobot. Ang kapareha ko nun talaga, si Jay Ilagan. Oh, kita mo, hindi alam yan ng tao siguro. And then, kami ni Jay Ilagan, the late Jay Ilagan, meron kaming radio program kay Johnny De Leon, the late Johnny De Leon also. Okay. Kami ang tinim ni Jay Ilagan noon. But I think mas parang pinaburan ng tao yung Guy and Pip. Kaya parang si Bobot naghanap ng ibang kapareha. So ang ginawa, si Bobot ngayon ipinareha sa akin. Ano nangyari kay Jay Ilagan? Nawala nga si Jay. Saan napunta si Jay? Hindi pala. Sino yung naging partner niya? Wala bang gano'n? Wala. Hindi. Kasi noon parang kasi napalitan siya. Kasi hindi pa naman tayo aware that time. Ang nangyari, kami ni Jay doon sa radio program namin noon. Ano nga? Bata. I'm sorry, I forgot already. Natanggal si Jay. Umiyak pa ako noon nung mawala si Jay. Tapos ang ipinalit nila si Bobot para maging kalaban ng Guy and Pip. So si Bot, parang kalapti mo lang. Oo, parang gano'n. Paano na uwi sa ligawan? Kundi ako nagkakamali. Exciting yan eh. Pag-ibad no, si Bobot, Bobot was my first boyfriend. When you say he was your first boyfriend? Hindi man liligaw, ah, as in boyfriend. Kumbaga yun lang yung naramdaman ko na parang sinagot ko, yung gano'n. Bakit mo siya sinagot? Ay, ibig sabihin, ikaw naman yung ngiti mo naman. Ibig sabihin, bakit mo siya sinagot? Anong qualities ang nakita mo sa kanya? Ano ba si Bobot? Ilang taong ka noon muna? Kasi Bobot. Kasi bata pa eh. Tsaka si Bobot noon, hindi pa naman ganyan kataba. Ang gwapo naman yung tabayo si Bobot eh. Ang nakita mo, alam mo kung anong gusto ko si Bobot. Si Bobot, nakita ko yung picture ni alam Bobot. Alam mo kung anong gusto ko kay Bobot noon? Yung ilong niya. Kasi okay. Talaga number 7 ang ilong ni Bobot. Tsaka, ang ganda ng mata ni Bobot. Oo naman. Ngayon lang naging sobrang healthy si Bobot eh. Ang ibig ko sabihin na bakit mo sinagot si Bobot, ano yung mga nakita mo sa kanya noon na qualities na napasagot ka niya? Kasi nga, inalagaan niya basta tayo dito, eh. Mga tanungan tayo, oo sagot. Nga. Inalagaan niya ako talaga. Pinapakita niya. Pag ginugulo ako ng mga fans, siya nagagalit. Hinahampas niya yung mga fans. Kaya sabi niya, alam mo, dahil sa'yo, hindi ako sumikat kasi nagalit ang mga fans. Kakahampas niya. Nagalit daw sa kanya yung mga fans. Vilma, napakagaling na artista. Bata pa lang yan. Magaling na siya. Tsaka gusto niya, alam niya yung gusto niyang puntahan. Gusto niya talaga maging magaling na artista. At pinaghirapan niya yun. Dahil napupunan ako yun nung bata kasi talagang maski na magkasama kami, pinagbubuti niya talaga yung ano niya, yung pag-aarte niya. Tsaka kung magtrabaho yan, matindi. Siguro, maaaring minsan late dumating. Pero once na dumating na sa set niya, maski tatlong araw walang uwihan, kaya niya. Maniwala ako sa iyo. Oo, fake man. Kahit mamatay lahat ang aming alagang aso. Siya bang first kiss mo? Sorry. Ano? Bakit mas ako nag-host dito? I have the right to ask you. Si Bobot. Siya first kiss. First boyfriend, eh. Di first kiss. Ang sabi ko na hindi mga nagtatawag. Oh, alam ko, ganun na. Siya din. Si Bobot. Kahit naman si Bobot, eh. Oo naman. So siya ang first kiss. Nag-isip uli eh. Yeah, okay. Pero kung halimbawa kayo naman, ikaw nag-partner ka kay Bobot, nag-partner ka kay Tirso, so naman nag-partner sa iba, kailan nagsimula yung rivalry na masasabi nating Guy and Pip, D and Bot? Kailan nangyari yan? Siguro mga ano. Paano nangyari at kailan nangyari?
nung nag-umpisa na kaming gumawa ng mga pelikula. Nung first, Young Love. Si Kuya Germs pa yata nag-direct noon. Kaming apat yon. Tapos, nagkaroon ng premiere night. Dati, di ba, yung premiere night, isang scene lang yan eh. Nakita nila like yung that. Ano. Di ba ngayon, nagsasimultaneous kumisan? So, nakita nila talaga nag-wild ang mga fans. Talagang grabe ang tao noon. Palagay ko mula noon, naisip nila na, oy, magandang ano ito, magandang igimit to, na love team. Dahil subukan nga natin silang ipaglagyan ng rivalry. Ano reaction mo na nung pumasok si Nora noon? Kasi malakas din yung pasok niya, di ba? Hindi naman ako aware masyado ng ganong competition at that early stage. Naramdaman ko lang na may competition at rivalry nung may team na. Okay. Yung VN Board, Guy and Pete na. Doon na yun talagang kasi, yun na yung mga pati fans, ano na, papatay na ng tao yung mga fans noon, di ba? So doon ko lang naramdaman yung talagang rivalry na binigyan talaga kami ng rivalry ni Nora. But that time, team pa. Team pa yon, hindi pa individual kami ni Nora, no? Yung bang Tirso, Nora Tirso pa, tsaka VN Bot pa. Talaga nagkaroon ng rivalry. Pero was there a point na yung rivalry ay naging personal? Personalan? Oo rin. Yan, gusto siguro ko malaman. Siguro yung mga latter part na paano nagiging personal ang isang... Ay, pati kami pag nagkikita backstage, na kami nagkikibuan. Snaban din kami. Hindi mo siya kinikibo o hindi ka niya kinikibo? Oh, hindi kami nagtitinginan. Hindi kami nagtitinginan pag nagkakaharap kami ni Guy noon. Nung nagkaroon na kayo ng rivalry, laban. Oo. Tsaka kailangan magkalayo yung kwarto namin. Kasi kundi magkakalaban yung mga fans namin dalawa. Okay. Tapos pagka nagkakasalubong kami parehong ganyan, talagang hindi kami nagtitinginan. Apektado talaga kami ng rivalry talaga. Pero wala naman nagkaroon ng incident na total pass na to, no? Parang interested lang ako malaman. Wala naman mga taraya nangyari nung mga dalaga kayo at may mga love teams kayo. Walang verbal. Wala kaming verbal. Wala. Pero yung talagang as in magkaharap pero hindi nagmimiti, ang dumating yun. Pero yung sabi mo talagang, wala naman. Hindi kami umabot ng ganun. Nag-recording ka, di ba? Dip, huwag mo yung underestimate. Hindi ako nag-underestimate. Ako mismo, nagtatanong lamang po. Ang tanong ko lang naman, hindi ko naman sinabing kumakanta ka, di ba? Sabi ko, nag-recording ka. Oo nga. Ano yun? 16. Paano yun? Adil ka? Gold record yan. I know. Kasi kahit hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. Di ba, di pagka mayroong mga teenagers, sabihin, never been kissed. O, di ba? Kung baga naman sa show namin sa MTV, ginagamit namin yan. O, di ba? Kaya huwag mo akong i-underestimate. Hindi ko i-underestimate. Gold record ako, 16 yun. Gold record. Ang ayoko lang sa'yo, hindi ka nag-concert noon. Hindi mo tinuloy. Oh, my God! Bakit napunta ka sa recording? Sino nag-decide niyan? Si Bobot na naman. Influensya ni Bobot yan. Okay. Sila ni William Larry. Okay. Yung may recording company, hindi ko alam kung ako may boses o wala. Uh-huh. Bakit ako kinuha mag-recording ng 16? And then sabi ni Bobot, don't worry, Danny Subido yung gumawa. Bagay ito sa yung kanta, bagay ito sa... Sabi ko, hindi nga ako marunong kumanta. Alam mo nung ni-record ko yung dit, ako ay nakaharap sa wall. Bakit? Hindi ako makaharap sa taong kumakanta. Kaya ginawa, ako nagre-recording, nakaharap sa pader. Hindi, totoo yun. Makanta lang ako, kissing on. Nahihiya na kumarap? Oo, hindi ako makaharap sa kanilang kumakanta. Kung ba daw, gusto mong ipakita kasi na marunong ka rin kumanta, kasi sino ara kumakanta. Mm-hmm. Hindi naman yun ang intensyon, hindi ba? Dahil kumakanta siya. O kailangan, nung araw natin, kailangan marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw. Yung ano that was the time ng rivalry Kaya sabi ni Bobot, pakita mong marunong ka rin kumanta. O, di ginawa nga akong recording. Di kinanta ko naman. Nakaharap lang sa pader. Di ba? Totoo yun. Kaya kasi sabi kumakanta si Nora, kailangan di kumanta ka rin. Okay. Oo, ba? May long playing ako. Di ka. Meron ka ba? Natago mo yun? Nasa akin pa yun. Di ka. Hindi lang 16, pero palagay ko hanggang ngayon 16 talaga. Iba na yan. Nasundan ba? Oo naman. Hindi, ng album. Kasi album yun, di ba? Alam mo, ang album ko, siguro mga nakatatlo-apat akong album. O, masabi mo, meron pa ako mga Tweedle, Tweedle, Tweedledee. One thing with Ralph kasi he's a very, very... Wala na yata akong nakita ang pinaka-secure na person, hindi si Ralph. Back when we were in a known concert, Vilma was already doing it in careful and calculated steps. Vilma's fame soared to new heights when Burlesque Queen became a critical and commercial success.
Vilma took on mature roles one after another, and her fans, loyal or not, lovingly embraced their idol. Kaunang nanalo ng Best Actress. Dama de Noche, sa famous ang una kong award. Dama de Noche, yun yung... Unang-una? The famous? Yes. Ano? At through this late, kumuha na ako ng Best Child Actress. Okay. Yes. Marami ka na sa child, no? Mm-hmm. Aray ko po! Tayo ay mag-uusap ngayon, Matis. Ano ang nangyari sa'yo kanina? At wala kang kagana-gana ng pag-atis pagkanta? Ha? Nangyari po, matang na, what ang nangyari? Naging Best Actress, Dama de Noche. Dama, yung Best Actress, Dama de Noche talaga. That was my first. Dalawang kambal, isang salbahe, isang mabait. Okay. Na tinali ko yung isang yung mabait. Yun yung ano, tapos lumalabas siya sa gabi. Hindi mo alam na may kakambal siya. But I think I was only 17 then. 17, 18 that time. 17, 18? Mm-hmm. Tatay ko, first Best Actress Award ko, di Dama de Noche, katay ko si Boots Anson Roa. Sa anong movie? Yung sa kanila yata ni Erap yun. I don't remember, pero tay kami. Ah, pero napakabata mo, 16 or 17 ka? 17, 18. Pag sinabing Dama de Noche, ano ang naalala mo? That was directed by Manin Borlasa. And I believe isa yun sa masasabi kong, yung edad kong yun, na parang ang feeling ko noon, challenging yung role na yun. You know why? Kasi yung time nga ng mga love team, eh di, alam mo naman yon, di ba? Nakakatapos kami ng pelikula sa pamamagitan ng pagkanta. Di ba? Buong pelikula yata, puro playback. Siguro sa buong pelikula, mga 16 songs. Tapos na yung pelikula, the end. Para yung... Actually, ah, diba? Nagsimula yung pelikula sa kanta, di ba? Oh, tapos nag-usap kayo. Sa kanta rin. Pagkatapos nag-usap, manta kayo, di ba? Oh, yun na yun. Pelikula na yun. Di ba? Oh, aminin mo yan. Oh, at alam nilang lahat yan. Pagkatapos yung ginawa ko yung Dama de Noche, diba, ang feeling ko artista na yon, kasi parang may acting na ako dito. Imagine, luka-luka ako doon, yung ganon. Tapos isang mabait, isang salbahe. Kaya memorable yung film na yon sa akin. Anong klaseng acting mo nung Dama de Noche? Siyempre, ibang attack, no? Ano sa tingin mo kung i-rate mo yung acting mo? Anong klaseng style ang ginamit? Aware ka na ba? Hindi. Alam mo naman yun, di ba? Hindi naman tayo ganun paka-cautious that time. Pero ang alam ko, nung minsan nanonood ako ng mga old films ko, di, ngayon, pag nanonood ako ng mga old films ko, ang napapansin ko, ganun pala ako noon. Hindi! Hindi! Takas pala ng tono ko noon. Bakit nangyari? Nakapansin pala ako all the while noon. Feeling ko, galing-galing ko na noon, di ba? Yung palang taas-taas ng boses ko noon. Bakit? Ikaw ang may pinakaraming Diana, no, na ginawa. Pero masasabi din natin, Vina, yung ginawa mo yung Darna. Di ba, tama ba? Ano tama. Mo doon? Parang... Parang two-piece. Litawan chan. Okay, litawan chan. Oo. Tapos, meron siyang parang bonnet, naka-boots. Tapos parang siyang may... Hindi naman shorts, di ba? Anong tawag doon? No, short shorts. Short shorts ang tawag doon. It's shorter than the ordinary shorts. Pero hindi kasing ano naman ng bikini type. Kasi ba't ito? Hindi ba nag-react ang mga fans na Vilmanians na parang, oops, bakit siya nagsuot ng ganyan? Medyo parang short-shorts na nga. Nag-react sila, Di. Hindi lang mga fans ang nag-react, pati yung mga madring pinapasukan ko. High school na ako noon, eh. Yeah. Mga RVM sisters. High school na ako noon, Di. So, nag-react sila. Kasi ba't ako mag-two-piece bigla, di ba? So, ang ginawa nila para magawa ng paraan yun at makagawa lang ako ng Darna, pinagsuot ako ng body tights. Body tights. Naka-body tights ako sa loob. Tapos nasa labas yung costume ng Darna. Di, ang pangit. Di ba, pangit? Tapos, ang ginawa ni Douglas Quijano that time, yung sila may hawak noong una nung lipad, Darna lipad. Nung press ko na, kasi pinictorial ako talaga, ang pangit naman.
Kaya lang ayaw pumayag ng mga fans kasi baka bastos daw. Nung press ko na, iaharap na ako sa press people na naka-costume ako ng Darna. Nasa banyo kami ni Douglas, ni William Larry, manager okay. ko, tsaka ni Douglas Quijano, sabi, V, maniwala ka, hindi magandang tignan. Nakita namin sinuot mo yan ng walang body types. Di hamak naman ang mas maganda, tsaka hindi naman bastos yan, hero yan eh. Uh-huh. You know, it's not even a bikini. So, i-dare natin, V. Paglabas mo sa press people, wala kang body types. Okay. Lumabas ako. Ginawa mo? Ginawa ko. Sinuot ko yung costume ng Darna, wala na yung body tight. So, nakalabas na yung skin ko dun. Reaction? Well, I guess it made good. Kaya nga nasundan, di ba? Kaya nga nasundan. That was my first Darna. Nasundan yung Darna ko. Were you preparing na for a more daring role? Yan ay decision din ng aking manager na si William Larry. Okay. At napag-usapan nila yan, nila Douglas Quijano, nila Alfie Lorenzo that time. Okay. Na it's part of yung tinatawag nilang career move. Okay. Kasi sabi nila, may katawan ka naman, maganda yung katawan mo, maputi ka, I mean parang voluptuous, parang ganon. Kaya mo itong mga ganitong roles. Kailangan maiba ka na. So it's part of a career move. So it was really a career move? Yeah. Parang preparing for a more mature roles. Masasabi ba natin na itong daan ang ginawa mo, preparation na for doing burlesque? In a way, after doing Darna, the exposure na yon, di ba, ng skin, I made also Jezebel. And di ba ang Jezebel, known din sa walang ang bra or yung nakatakip lang ang buhok, bare back, ginawa ko rin yon. So ginawa ko rin, kumbaga, sinugalan ko rin yung Jezebel. Hindi ko masintindihan. After that, yun na. Ito na yung mga offer na, come on, let's do burlesque queen para talagang turning point. It's a mature role. From Darna na yan. From mga Darna na to, yung mga ganyan. Okay. Gawin na natin at parang turning point ng karir ko kasi enough of yung mga sweetie role. I think I made burlesque queen, I was 21. 20 or 21. And then sabi nila, gawin na natin ito. Parang turning point ng career, going to a more mature role. Nung sinabi sa'yo yun, yung career move na yun, ano ba, bigla na lang na, oo, gusto ko, I'll do it? Hindi. Maraming ano yun, miski sa pamilya namin, pinag-uusapan namin yun. Paano ba, ganito daw ang suot, nakalabas daw yun dyan, sasayaw daw ng burles. Naging malaking problema yun ng pamilya, bago kami napa-oo doon. Walang masama sa story, it's just the burles costume, which is, yun talagang burlesque costume, hindi naman ako magbe-bear ng breast or anything. And the theme, napakaganda. Oo. So again, I took the risk. You did. And I think that was the turning point na natanggap na ako ng publiko bilang isang mature na artista. Dun sa burlesque na nangyari, there was a scandal happened. Yeah. How did you feel nung nangyari yung scandal na yun? Kasi yung time na yan, dekada 70 rin yan, 70s yan, lahat ng sumali ng festival na yun, bigating director. May entry akong movie nun. Anong entry sa'yo? Amin yung kay Eddie Romero. Oh, see? Imagine that particular film festival, Celso Ad Castillo, amin nga yung Bullet Queen. Melino Broca pa. May Mike De Leon. Yung kay Boyet at kay... Kumangarap ka pa. Diba? Ibig ko sabihin, yung lahat, di ba? Anim lang yun na pelikula. So, ibig ko sabihin, talagang bigatin lahat ang kasali in that particular award, yes. Film festival. Kaso, ang nangyari nun, maraming pinalanunan ang Bullet Queen. Parang sa amin napunta yung best picture, best actress, best actor, best supporting. Na, according to the, nag-away dun sa awards tonight. Yes. Tapos hanggang in-announce na, di ba, si Lino Broca pa, sumusugod yung mga director.
Pero ang pagkasabi nung ang naging issue nung, 'di ba, kukunin uli yung award. Parang palalabasin nilang null and void yung award, yung awards night na 'yon. Kaya parang baliwala lahat yung mga trophies na pinalalunan namin. But later on, alam mo, later on nung makausap ko si Lino Broca, tinanong kay Direk, kasi si Direk ang Lino Broca ng bato ng sapatos. Alam mo 'yon? Nakita mo 'yon? Pinalaban niya inay. 'Di ba? Sumampa pa siya sa silya, binato niya ng sapatos. Kaya pala tinanong ko Direk, Bakit ka galit na galit ng awards night na yun nung manalo yung Bullets Queen? Ang ikinagalit niya, hindi because Bullets Queen won. Ay kinagalit niya yung nasa souvenir book. Yung nasa souvenir, di ba may mga souvenir ng awards night? Yun yata, yun daw ang ikinagalit ni Lino. Kasi yung pagkakadescribe ng bawat pelikula, hindi maganda. Parang pinalabas lahat, bali wala, Bullets Queen lang ang pwede. Doon siya napikon. Kay again, the late Rolando Tino that time. Kasi siya yun ang naging issue on that particular film festival. So, pero hindi naman totoong binawi yung award, di? Hindi totoo. Kasi na-chismis yun, di ba? Na may bawian. Tapos, null and void. Hindi, hindi. Ipapasole. Wala naman nangyaring sole. No, such thing. Publicity lang. Nasa amin yung awards namin. Nung Bullets Queen, after that, nagkaroon ka ng problema personally and financially, hindi ba? Paano nangyari ito? Kasi that was the time also na yun yung rebellious time ko, di ba? Okay. Yung medyo maalis na ako ng bahay, yung sinabi ko kanina. And then that was the time also, Dick, na nagkaroon ako ng problema financially. Okay. Kasi I was literally back to zero financially. I didn't know, meron na ako mga bahay. And then nag-produce din ako yung VS Films. Yes. But later on, nalaman ko na lang na wala na pala akong pera. Ang dami-dami ko palang utang. And ang dami ko ng demanda. So, ibig ko sabihin, nagkaroon ng mismanagement yung VS Films nung araw. And then, may mga na-loan ako, na naipit ako ng pera. So, kailangan mabayaran ko lahat yun. Eh, saan ko naman kukunin yun, Dick? Diba? Okay. So, hindi naman that time. And that was the time na yung karir ko low. After Bullets Queen, di ba paakyat yun? And then, after Bullets Queen, paakyat yun. Pero later on, pababa naman. Kasi nga, nawala na yung pagiging professional ko, remember? Ah, yes, okay. Nagkaroon diba, problema sa mga shooting. Ayoko mag-shooting, nag-hotel ako. Yun nga, yung time na yun. So, career-wise, yun ang low moment ko. And at the same time, financially. Paano mo nalabanan yun? Paano mo na-solve yun? Alam mo, hindi ko alam yun na basta nakuha lahat yung bahay ko. Yung meron akong lote noon sa Tanay, na tangay lahat yun ng bangko. Actually, walang natira. Even that house na tinitiran ko, may utang din. Pati yung bahay na tinitiran, may bahay ako sa Marikina, natangay lahat yun ng bangko. So later on, sige lang, sugala. Parang, alam mo, ugali ko noon, ayoko hinaharap ang problema. Pagka nalaman ko meron ganong utang, tatakasan ko yun, naalis ako. Punta ako ng bago. Ako, okay. Kasi nga hindi ko kasama ang pamilya ko, di ba? Okay. Maalis nga ako sa kanila. Basta kahit ano ginagawa ko, punta ako ng Baguio, kahit wala akong pera. Basta, I don't know, that was talaga yung sasabihin ko yung... Lowest, yun yung moments ng buhay ko lowest talaga. Moment. Oh, lowest moment. Doon ko lang na-realize na sabi ko, okay, from now on, willing akong magtrabaho, sarado ang mata. Ibig sabihin, mabayaran ko na lang lahat ng utang ko. And it was Manay Ichu Maseda, Marichu Maseda, and Attorney Expedition Laksa who helped me. Kasama ko silang nakikipag-usap sa banko para ma-restructure yung loan. Kaya ngayon, yung mga remaining contracts ko with Viva and Regal Films, let's say four movies with Viva, four movies with Regal, not a single centavo doon ay dadaan sa kamay ko kasi lahat yung sweldo ko doon, pambayad ng utang. Kasama na rin yung BIR. Di pa para? Frozen ng, yes. ang lahat ng assets ko, frozen. Yeah. Nagkasabay-sabay ang problema. Paano ito naharap at ano ang ginawa ng isang Vilma Santos para malagpasan niya ito? Was there a point in your life, Dina, gusto mo sumuko? Oo, pasuko na ako noon, Dick. Pasuko na ako noon. Till later on, kinausap na ako ng pamilya ko, tapos kinausap ako ni Manay Ichu at saka ni Attorney Laksa na hindi pwedeng ganito, V. Harapin mo yung problema mo, then let's do something. And then that was the time I prayed. Totoo yun, Dick. Kasi wala na akong lusot, Dick. Wala naman akong alam sa buhay, kundi showbiz, di ba? And that was the time I prayed and I said, Lord, sabi ko,
bigyan mo lang ako uli ng pagkakataon and I'm really willing na magtrabaho, sarado ang mata. Kaya nung ina-explain na sa akin nila Attorney Laksa na apat ang pelikulang gagawin mo sa Viva, apat dito sa Regala, sunod-sunod yan. Pero wala kang not a single centavong pupunta sa kamay mo. Imagine, alam mo ba yung pakiramdam na yun na trabaho ka ng trabaho pero wala kang pera? Hindi dumadaan din. Nabuti na kung dadaan yung cheque ko eh. Hindi. Dahil ayos na yon between the producer and the bank. So, sila na lang ang nag-negotiate. Pero isipin mo, araw-araw ka nang tatrabaho, pero wala kang nakikitang pera. Di nangyari problemang yon na lagpasan mo yon dito na pa pumasok yung TV career mo ulit. Diyan, yeah, tama ka din. Anong TV show yon? Parang naalala ko. Ano yung... Nag-umpisa yan sa VIP. Parang hindi mo maalala, kasama ka doon. Kasama ka doon! Plastic mo, ha? Kasama ka doon, VIP. Yun. TV career, okay. Yan na yan. Kasi, ang sabi sa akin noon, wala akong pera pang maintain ng bahay. Okay. So, I need to earn again ng iba naman. But that time, kasal na ako. Kakakasal ko lang kay Edu. Nung nag-TV ka, kasal ka kay Edu. Kakakasal ko lang kay Edu noon. Kapapanganak ko kay, ano, so ibig sabihin, 2 years kami nagsasanga noon ni Edu. Alang. Nung desisyonan ko na kailangan kong mag-television para meron akong perang pang-maintenance. Pang-maintenance sa bahay. So, that was the time nag-desisyon ako na gawin ang VIP. Naalala mo di kahit Sunday yon. We started Sunday. Sunday ba yun? Sunday yon di. Hindi yata ako yun. Ikaw yun, Dick. May isa pa. Kasi after Sunday, Dick. Joey De Leon. Yes. Tama. Joey De Leon muna bago ikaw ang pumasok. Saturday. Tama. Kasi Sunday noon, nag-umpisa yung VIP. And supposedly, Sunday yung Sunday is family day. Kaya right. Medyo nag-umpisa na yun. VIP ba Friday o Saturday? No, it started Sunday, nag-Saturday, nag-Friday. Ako na yun pareho. Oh, Saturday, ikaw na yun. Friday. Saturday, Friday, ikaw na yun pareho. Wala ka bang ano? Wala kang... pinagsisisihan sa mga pinagdaanan mo? Sa ngayon ko iniisip ko lahat, Dick. That time, meron mga pagsisisi na Diyos ko, ba't ko wala ko ginawa, pagod na ako. Pero later on, Dick, hindi na ngayon. Kasi ngayon ko lang na-realize, Dick, kung saan man ako nandoon ngayon. Palagay ko utang na loob ko yan sa showbiz. Analyzing Vilma's career would not be complete without including the man in her life. They are and have been an essential part of her being. Her career would not be as rich and colorful as it is had we missed the tiniest detail on her current love life, her latest leading man, or her affairs from the past. For Vilma is a woman of her time, her own mind, and her own heart. That may be the reason why we can't get enough of her and her men. Nag-meet na pala kayo ni Edu. Saan kayo nag-meet? Bago kayo nagpakasal, siyempre. Kami ni Edon, nag-meet kami when I was shooting Yakapin Mo Ako, Lalaking Matapang. Nag-meet kami sa Cebu. I was shooting in Cebu that time with sino to? Yakapin Mo Ako, Lito Lapid. Doon ko nakilala si Edo sa Cebu. Nagkita kami sa disco. Disco? Oh, kasama niya mga stewardess and ano. Ako parang makasama ko si Lito Lapid. Ano yun? Dapat for sight? Ikaw, alam. Alam mo yan. Kanyari nga. Hindi naman. Siyempre, gwapo si Eduardo. I mean, you know. Siyempre, ma-attract. So, physical muna? Physical attraction? Of course naman. Yun muna. And then, of course, the good looking. At the same time, he's intelligent. Talaga, you want to be surrounded by good looking guys, no? Yes, Dick. Joke yun. Okay. Of course, Dick. Ayun, nakita kami doon ni Edo. Tapos noon, yun nga, nag-umpisa na tawag-tawag siya, tapos sumabay na siya ng flight. Sabay na siya ng flight pa uwi sa Manila. Ah. And then since then, tuloy na yung communication. So, nung meet mo siya, hindi siya ano pa? Nag-work pa siya? Hindi pa siya artista. Nagkakilala lang kayo? Hindi pa artista si Eric. Then you made a movie together. And then the time when we planned to get married, nasa abroad kami, doon kami nagpakasal din. Alam, I'm lost. Hindi alam ng tao, nagpakasal kami ni Edo sa States. Okay. Yeah. Tapos yung pelikula, kailan pumasok yun? Nalaman lang ng mga tao, pinalabas. Pero hindi pinalabas na mag-asawa na kami doon. Nagpakasal kami ni Edu when we were in the States. Tapos si Lucky, so we were there. Doon na rin kami nag-honeymoon. Si Lucky, honeymoon baby yun. Pagbalik ko rito, buntis na ako.
taxi. Yun ang sinasabi mo kanina na buntis ka tapos nagtatrabaho ka. Hindi namin inaatama. Hindi namin ina-announce na buntis ako kasi ipalalabas pa yung pelikula ko. Ayun. Idiot. Kaya hindi alam ng tao na buntis na ako noon na nag-shooting ako. Kasi ayaw namin i-announce, ipalalabas pa yung pelikula. So nalaman lang ng mga tao na ano, na nag-asawa na ako, nagpakasal na ako at buntis na ako. Siguro I was already on my 6th month ng pagbubuntis. Doon lang nalaman na nagpakasal pala kami, buntis na pala ako. Pero the whole time, hindi nila alam yun. Nung ipinanganak ko si Lucky, I was 27 then. Would you believe hanggang 8 months ko dito nagtatrabaho ko? Pwede ba natin pag-usapan yun? Sige. Gusto ko lang malaman, sabi ko kasi nagtatrabaho ka noon, nung pinagbubuntis mo. Mm-hmm. Anong pelikula yun? Naku, ano ba yun? Ex-wife. Dalawa yung pelikula noon. At saka isa with Christopher De Leon. You mean to say you were shooting? Yes. Na? Buntis ako. Buntis na buntis. Dinaya or something? No. Dinaya sa damit. Oh. Pero ibig sabihin, buntis na buntis ako dito. Naka-heels ako. Tumatakbo ko. Tapos buntis na buntis ako. I was on my 8th month. Nakukunan pa ako ng close-up kasi hindi masyado lumaki ilong ko. Pero close-up pa talaga. And then, naalala ko nung kalabsin ko si Boyet. Kalabsin ko, nakabalot lang ako ng tuwalya, di ba? Kising-sing, sabi ni Boyet, hirap naman ito, inahalikan, laki ng champ. Hirap bumalik sa buntis na ganito. Yung ganun ba? And then, nahinto ako for 2 or 3 months when I gave birth to Lucky. Kasi nanganak na ako noon, cesarean, and then I had to rest after giving birth. Can you say na because of professionalism, you have a commitment that you have to finish the movie or something? What do you mean? Because you have a choice naman para sabihin na I'm not going to shoot. Cause after giving birth, you mean? No, before, you, while alam conceiving. Alam mo, wala commitment, Dick, eh. Actually, hirap na rin ako noon kasi pag naglilihi ka or buntis ka, nandun yung tamad ka, ayaw mo mag-ayos. Pero wala akong choice, commitment. Ididimanda ako ng producers. Umiiyak na nga yung producer sa akin kasi ayokong mag-shooting. Umiyak na yung producer sa akin. And then si Edu pa pinakausap ko. Oh, sabi mo, ayoko talaga mag-shooting. Kasi lahat ng sila dito, Eddie Garcia, nag-iintay na. Si Edu ang kumausap, munti pa sila mag-away. How long yung pagsasama niyo ni Edu? 4 years, I guess. Lucky was 4. Nung naghiwalay kami ni Edu. Yeah, kasi parang dudugtong ko yung mga pinag-usapan natin mula kanina, no? So, napelikula ka, nabuntis ka. For Luis yun, hindi ba? Yes. Pumayag si Edu noon. Pumayag, pero masama ang loob niya. Yun na nga yung kinikwento ko. Doon na medyo nagka-clash. Kasi in fairness naman kay Edu, sa totoo lang, the time when I got married, o bago ko siya pakasalan rather, I promised him na magiging housewife ako. Maglilaylo ako sa karir ko. Yeah. Kaso, that was the time also na talagang terrible yung utang financially. Yes. Na siyempre, hindi na maintindihan ni Edu yung ganun kalaki utang ko, di ba? At hindi pa siya artista noon. So, nung medyo naging busy ako at nagtrabaho pa ako, even the time when I was pregnant, medyo nadidiscourage yun. Yung parang, kala ko ba ganito, you'll be Mrs. Manzano, ganyan. Yeah. Bakit ang daming appointments, ang daming, yung ganun. Sa movies naman kasi marami ka naging leading man, di ba? Mm-hmm. Pero I think, masasabi ko ba na ang pinaka-favorite mo si Boyet talaga? Lahat naman sila paborito ko. Kaya lang, si Christopher ang parang pinaka-comfortable ako, pinaka-comfortable. Bakit? Sa dami na rin kasi ng movies na nagawa naming dalawa. I mean, there was even a time, dalawang pelikulang sabay kong ginagawa, parehong siyang leading man. So, pag nandito kami sa set na to, shooting kami rito, bukas may shooting kami uli sa kabila, kami rin uli. Yung gano'n ba? Pero ibang movie naman yun. Nakasanayan na. Oo, yung pagiging kasanayan na, tsaka yung komportable. Kaya, pag sabi nga namin ni Boyet, halimbawa, nandito kami sa set, ano nga ang pelikula ito? Sino nga tayo rito? Kasi paglipad doon, kami rin dalawa. So, ibig sabihin siguro sa dinami-dami na ng movies namin ni Boyet, we felt comfortable with each other. Plus the fact na, ibig sabihin, inabot ko rin kay Boyet yung pag-mature niya. Yung siguro vice versa. Parang, no? Kasi we started there. Parang you grew up together. And then up to now, di ba? We grew up together, di ba? Naliligaw ba siya sa'yo? Hindi naman ako chismoso eh. Para lang tayo nagkukwentuhan sa bahay mo, di ba?
Ilang milyon ang nanonood? Oo, yan mo sila. Kasi yung natural yun, di, dadaan naman yun. Hindi ko si Boy eh. Ang chismoso ng tono ko, no? Hindi ko siya. Di ba alam mo? Oo. Natural yun, yes. Alam mo, parang ang hirap eh. Kasi if you work with Vilma Santos, parang siyempre, di ba, hindi may iwasan na, di ba, sabi nga nila, may magic ka, you're charming, so naliligawan ka. Mm-hmm. Pero hanggang ligaw lang, kumbaga hindi naman, habang ginagawa lang yung pelikula. Dumako naman tayo sa love of your life, di ba? Si Senator. Okay. Ralph Recto. Okay. Eh, tinanong, baka matawa ka na nun. Paano kayo nagkakilala? But parang ang dami kong nakilala sa buhay ko din. Oo nga. Na parang hindi ko alam, no? Okay. Okay. Andun ka, di ba? Magkasama tayo. Di ba sa King Kong? Oo. Anyway, galing tayo sa Vilma Show, remember? Yes. Nagkaiwalay nandun kami ni Eddie. And, nako, kinikwento ko ng buhay ko rito. Since that time, di talaga ako lumalabas. Behave pa rin ako talaga. Yung parang, baka sakali, di ba, na magbalikan kami, okay lang. Pero later, oh, bakit tagal na? Diyos ko, mag-iisang taon na yata kami hindi nagkikita. And then, napag-desisyonan ko, remember, nasa Vilma tayo, di sabi ko, Dick, for the first time, malika after Vilma, labas tayo. Punta tayong King Kong, di ba, punta tayong King Kong kasi ang may-ari nun. Si Marilu. Si Marilu, so ibig sabihin, protektado. Marilu Diaz sa Baya. Sina Charlie na doon, di ba? Charlie Peralta nandun, sina Greg, di ba, yung mga tao natin. Mario J, Tita Chato was there. Pagkatapos natin ang show ng Vilma, sabi, okay, labas tayo ngayon. So we went to King Kong. And that was also the time Ralph was there. Yes. At malakas lang ang loob niya, lumapit sa akin. Sa lahat ng grupo natin yun, eh, ang asking, so long table yung grupo natin, di ba? Lumapit siya at ang lakas ng loob niya sabihin na, my name is Ralph Recto, may I dance with you? Di ba lahat tayo nagtinginan sa kanya? Pasal ko, later. Di ba? Nasagintay siya hanggang 4 o'clock. Para galing si Ralph nito, hanggang 4 o'clock, sabi ni Tita Chato. Sinabi sa'yo, mga 4 o'clock na uwi na tayo. Sinayo ko si Ralph, di ba? Yun, since then. Yung pala, yung ibig sabihin ng later. Later, I'll later. Marry you. Later, we'll be together. Yung pala kayo. Paano magmahal si Ralph? I know it's personal na sa inyo na yun, yeah. But yun, just an idea. You know, one thing with Ralph kasi he's a very, very... Wala na yata akong nakitang pinaka-secure na person, kundi si Ralph. Kasi sa dinaanan ko sa buhay ko din. True. If I may say, no, open book naman ang buhay ko with all, with the, yung ibang relasyon na, hindi nawawala yung ano eh, yung insecurities. But with Ralph, hindi ko maintindihan yung tao yun, napakalawak ng utak ng taong yun. Oh. I mean, you know, maiintindihan niya ba't kailangan mo makipaghalikan, maiintindihan niya ba't kailangan mo lumabas with your friends, maintindihan niya bakit yan, alam ko yan. Kita ko yan. May, sige, go ahead. Tayo nga, di ba? Ralph, yes. Di ba, Ralph, labas kami ni Dick. Go ahead, enjoy. Di ba? Yung ganun, sobrang pagkalawak ng utak ng taong yun. And sa akin, malaking bagay yung Dick. Dahil sa klase ng buhay na meron ako. Public property ako eh, di ba? Alam natin yun at hindi natin mapapalitan yun. Imagine, since I was 9 up to now. So, sa publiko ang buhay ko talaga, Dick. And bihira ang taong makakaintindi niyan pag hindi mo siya nabigyan ng prioridad. Most especially kung asawa mo pa. True. Eh si Ralph, wala ba siyang nasabi sa'yo kung bakit ka naman niya nagustuhan? Basta sabi niya, nung first time niya ako makita, hindi niya alam ako si Vilma Santos. Hindi niya alam? Hindi ba naka Madonna pa ako? Hindi raw niya alam ako si Vilma Santos noon. Totoo ba yun? Eh, sa kanya. Kasi nagbabasa ng dyaryo at ano. At saka kasi the only movie na napanood niya sa akin, Sister Stella L. Ah, okay. Kasi required sa school. So, ibig sabihin, hindi niya alam na si Vilma Santos ka talaga nabighani lang siya. Ay, hindi. Parang ganun. So, continue. Anong sinabi? Tapos, pagbalik lang niya, yung mga barkada niya sabi, yan yung artista si Vilma Santos. Tapos nung pagkita lang kami ulit, yun yung sinabi, so yung ikaw ba yung artista? Ikaw ba yung nasa television? Sabi ko, yeah, why? Sa tingin mo ba, kahit alam mo na good mother ka, good actress ka, at good wife ka, sa tingin mo ba pumapasok pa minsan sa isip mo na may pagkukulang ka pa rin na nagagawa? Oo naman, Dick. Ano naman, nothing is perfect. Mm-hmm. But I guess the most important thing, Dick, is you always do your best. Ako, on my part, hanggang kakayanin ko, pipilitin kong maging isang mabuting asawa, pipilitin kong maging isang mabuting ina, pipilitin kong maging isang mabuting kapatid or anak,
You always do your best. Hindi naman natin pwedeng ma-perfect. Pero palagay ko, hindi naman sa pagmamayabang. Pero ever since, parang ganun ang ugali ko. Pag itong trabaho ko, like anak ako, kailangan gagawin kong lahat para maging mabuting anak. Diba? Kasi may tantrums ka lahat. But your responsibility being a daughter. And nung maging nanay ako, pinipilit ko maging isang mahusay na nanay. Same thing when I got married. Gusto ko isang maging isang mabuting asawa. But hindi naman palaging perfect. So may mga problema rin dumarating dyan. But do you think yung sapat yung nagawa mo for Luis, naintindihan ka naman niya sa bawat decision na ginawa mo? Because we both know na marami kang decision na ginigay o ginawa na in a way concern ang mga bata, hindi ba? Alam mo, that time, di kay Luis, alam mo yon, kay Lucky, alam mo, hindi ko siya masyadong naalagaan ng baby siya. Okay. Kasi I had to work, remember? Yeah. Kailangan magtrabaho ko. Ang nabigay ko talagang full-time ko kay Ryan. Okay. So, naintindihan ng anak ko yon. So, at this point, meron sa buhay ni Luis na talagang bumabawi ako din. Talaga? Oh, totoo yun. Bumabawi ako. Dahil alam ko, between Lucky and between Ryan, si Lucky hindi ko natutukan. But si Ryan natutukan ko. Very caring. Not inadequate talaga ako. Lahat ng kailangan ko. Not financially. Emotionally. Everything. Anything day-to-day. Lahat ng kailangan ko. Try to give it a try. Kita mo si Lucky ngayon. Eh, isa pa rin responsible teenager, di ba? Yes. So, paano mo nagawa yun? Malaki ka bang sinakripisyo? Marami kang pinag-iwan? Oh, yes. Talagang, I'm talking about nung baby siya. Pero later on, nung palaki na si Luis, yung formative age niya, ay talagang sakripisyo. Di talagang aawain ko lahat for my son. Alam mo yan. Office naman yan sa television, di ba? Aawain ko lahat for my son. And yun yung sinasabi kong bumawi ako, di. Na talagang pagkailangan niya ako, di ba, doon nga yung nangyari na pati shooting ko, pag may sakit ang anak ko, bakit yung nagagalit sa akin ibang artista? Di ba kami ni Maria? Oo. Diba? Shooting kayo ni Maria noong yesterday and tomorrow. Nandun doon sa hospital ang scene. Mm-hmm. Hospital scene kayo. Tama. Nagkasakit si Lucky. And then I had to stay with him. And then pati yung mga manager ko, sinasabi, mga producers ko, may mga nurse naman at doktor na nagbabantay dyan. Pero kailangan to shooting. Ah, nagalit ako. Kahit sino pa kayo. Wala akong pakialam. Kung ayaw niyo akong intayin, bahala kayo. But kailangan ako ng anak. Alam mo, V, just to remind you, hindi lang yan sa pelikula mo nangyari. Dahil din sa VIP show natin, kahit opening number remember, mo. Remember? Naalala mo, Dick? Kapag nilagnat si Lucky, ikaw ang wala ka sa opening. Totoo yan. Tatawagan pa kita, Dick, please, ikaw na. Dahil may sakit ang anak ko, hindi ko kaya. Talagang priority sila. So kung yun yung masasabi mo na pagmamahal o yung responsibility ko as a mother, palagay ko, I'm doing my best para maging mahusay na nanay talaga. Love you. I'm really proud of everything you ever seen. I'll always be here for you. Again, more time with you. I love you. Name every acting award this side of Hollywood. Vilma has it. She continues to break records every award season. The first ever Grand Slam Best Actress winner for Relacion way back in the early 80s. Alam ko, kirida lang ako. Pero, bahini naman ang konti pagmamahal. Kung ayaw mo ng pagmamahal, at least konsiderasyon man lang. A famous Hall of Fame honoree. And Urian Best Actress winner for 3 consecutive years. Isang madring hindi dapat makialam sa mga bagay na wala siyang nalalaman. And she's not showing any signs of stopping. Most of all, she has uttered some of the most unforgettable lines in the history of Philippine cinema. Quite an outstanding feat, if you ask me. Hindi nagkita, naghahalikan. Wow, kahapon kayo uli nagkita. Oo nga, ano? Nagkakahiyaan pa kami kahapon eh. E ngayon lang kami naglalabasan ng ano. Pwede ko i-consider yung sarili ko, Dick, na isa sa pinakamasaswerteng artista na nabigyan ng pagkakataon na ma-direct na masasabi natin mga ace directors. Mm-hmm. I was able to work with, of course, no? Alam natin, Ishmael Bernal. For what movie? Ang dami. From Relasyon. Relasyon. Okay. Ma Broken Marriage. Okay. Ang dami ko kay Ishmael. Kay Ishmael, ang dami. Kay Lino Broca, siguro I made 3 movies with him. Pagputi ng Uwak. Celso Ad Castillo also. Rubia Servios. O, diba? Rubia Servios, ano yan? Lino Broca yan. Lino yun. Oo. And, Baby China. Baby Marilo Diaz Abaya. Sister Stella L. Mike De Leon. Ibig sabihin, my God, lahat ng magagaling na director.
na direkta na. Diba? Sabi ko sa Ben, I was given the chance to work with these people. Eh, hindi lahat nabibigyan ng ganun pagkakataon, di. So, maswerte na ako dun. So, yung mga ginawa kong pelikula, masasabi kong memorable din sa akin yon. I forgot to mention, Tagus ng Dugo. Mario J. De Los Reyes, one of my favorites also, Tagus ng Dugo. Last movie na ginawa mo yung anak. Yeah, oh, with Rory Quintos yan. Yes, Mama. Kasi sila Rory, eto sila direct ngayon, ito yung tinatawag nating new batch. Diba? Ito yung mga pero bagong magagaling. Pero makikita mo mga magagaling. O, ito yung mga parang sumusunod sa steps ng mga magagaling nating director. May hinahangaan din ba ang isang Vilma Santos? Especially, simulan natin sa artista. Meron kayong bang hinahangaan? Meron. Pwedeng alam noon o ngayon? O, pareho naman tayo. Okay, alam natin mga ano natin, diba? Pero isang talagang masasabi kong baw na baw ako talaga sa isang artista. Bata pa ako, kasama na natin siya din. Pagdating sa professionalism, pagdating sa galing ng pag-arte, pagdating sa trato ng mga tao, yung aura niya, Lolita Rodriguez. Number one, di. Ibang klase, hindi ko ma-explain, but palagay ko yun ang masasabi ko talagang actress. Nasa kanya eh, yung star, yung pagiging actress, na kay Lolita eh, professionalism. Pareho tayo na number one yan eh. Diba? As a queen, okay, parang yung of Philippine cinema. May mga demands ka rin ba? When you do a film, may demands ka ba? Natural yun. Okay. Pwede ba yun, ano natin? Natural pag-usapan yun lang natin kung paano mo ginagawa yung demands mo. Like, kailangan ito yung kape ko, ito yung mga ganon, wala bang ganon? Hindi naman ganon. Ibig ko sabihin, demands sa pagdating sa trabaho. Okay. You get me? Like, kasi nung araw, bali, wala naman sa atin yung dick, diba? Kaya lang, di ko nanonood, nagbabasa tayo ng mga Hollywood magazines, ng mga ano. Uh-oh. Akala lang natin ganun, pero may mga demands din yung mga artista doon. Natural lang naman din yung dick. Like, halimbawa, magsishooting ka sa isang lugar na alam mong matao, you should have your own private room. That's also, right. Because nagbabae ako, lalo ako, ikaw nga po, pwede pang t-shirt, naka-expose. Right. Sa babae, kailangan namin ng isang private room, so I demand for that. Kasi syempre, alam nga naman, doon ka nagpapamakeup, doon ka nagbibihis sa labas. Of course not. Okay. So those are needs, no? Yan ang important needs of an actress. Bigay mo naman natin yung tungkol sa script. Yes. Meron ka bang say sa pagsabi ng kung sino ang gusto mong leading man, sino ang gusto mong director, sino ang gusto mong makasama? Mm. Meron ka bang say sa ganun? Meron din. Nung araw, bali, wala yun sa atin. Dumating lang yung point na yun, na nagiging medyo particular ako sa director. Medyo nagiging particular ako sa script at sino ang kasama. Kasi sa tinagal-tagal mo na sa showbiz, Dick, dumarating na sa iyo yung the same script. Yes. Na paulit-ulit mo nang ginagawa. Di ba pinag-usapan natin? Yes, uh-huh. I mean, like, in a particular role, like doing a mistress role, ilang beses na ako nag-mistress, Dick. Parang wala nang challenge. Sabi ko, wala nang challenge sa'yo. Or kung gagawin man natin ito uli, sino naman director ito? Sino ngayon ang magdidirect? Sino ngayon ang kapareha dito? Para maiba naman yung attack mo. Diba? Or else, magiging pare-pareho na. That's why I'm very, very particular with that. So, kailangan, pagdating, ito lang naman itong mga latter part na to, dahil kasi, medyo nag-uulit ka na ng mga roles dito eh. Even the kind of acting that you do, minsan napapagpapare-pareho mo, hindi mo may iwas yun, dahil sa halos sa haba na, at sa dami ng movies na ginawa mo, or scripts na dumaan sa'yo. So, kakailanganin mo na you demand this time na, I want this director kasi bagong approach niya. Or I want this new leading man para iba naman. Or kailangan ko na itong ibang partner para may iba namang ibang chemistry. Sa henerasyon ng mga artista ngayon, sino, hindi ko sinasabi maging eksakto, dahil mahirap yun, ang nalalapit para maging Vilma Santos? Intrigahin naman ako nito. Parang ako magalit naman sa akin iba artista. Feeling mo lang yun. Okay. Feeling mo lang. Dick, ang nakikita ko. Yung video ko yan, ha? Definitely. Sige, di nakikita ko lang kasi nakita ko sa career ko, no, mula na mag-umpisa ako hanggang from teenager going to more mature roles. Yung pagiging, pwede akong bida, pwedeng kontrabida, pwedeng sexy, pwedeng hindi. Ang parang nakikita kong flexible na po pwedeng gumawa ng mga ganong characters, yung iba-iba. Si Claudine. O kasi Claude can be kontrabida. Kaya niya, pwede rin siyang pa-sexy, kaya niya, pwede rin siya yung mukhang virgin, kaya rin niya. Hindi ba si Claude, pwedeng salbahe, pwedeng mahirap, pwedeng mayaman. Yung ganun ba?
And versatile. I think yung versatile plus, pero the word there is flexible. Flexible. Yung kayang character or characters na po pwede niyang gampanan lahat na tinatanggap siya ng tao. Do you think malapit na yan sa kanya? Pwede na yan. I know, but I think Lodin is starting to have mga mature roles, if you notice. Siguro slowly lang, no? Yes. Ganyan nga eh. Ganyan, di ba? Napapansin mo, ganun din ang dating. And I think si Claude will do good. Mula na mag-mayor ko, doon ko na-realize, hindi na talaga deep pang pelikula. The last 40 years of V's professional life has been a long and arduous one. Yet she continues to dazzle, let alone astound us, with depictions of women we ought to emulate and empathize. In fact, she has taken the choice of these roles to heart by playing someone who is really the very epitome of her later on-screen appearances. In control, insightful, and intense. Qualities to make an effective mayor of Lipa. You've been a fulfilled actress, Lipa. And lahat ng awards na kuha mo na, lahat ng magagandang pelikula na kuha mo na, okay, at talagang, andun ka na sa itaas, wala ka nang, well, to, para i-describe ko na, parang halos, wala ka nang hahanapin pa sa buhay mo. Bakit ka pumasok sa politika? Na, alam naman natin na mas malaki, kumbaga, at ang laki-laki ng kinikita mo sa show business, tapos isinacrifice mo yon at ibinigay mo sa tao. Hindi ko rin alam din. Kasi di ba nag-usap tayo, diba? Wala ka talagang, ano? But the thing is, alam ko, hinilingan ako ng mga tigalipa that time na tumakbo kasi supposedly that time walang pwedeng lumaban doon sa incumbent. Parang ako lang ang po pwede nilang itapat. Plus the fact, hindi naman daw ako mag-worry kasi sa kulungan wala akong alam sa politics. Nandiyan naman si Ralph who will guide me. And then at the same time, para raw akong si Cory Aquino. Na, no, honestly, ang kailangan lang nila, initiate the change. Okay. We will not expect too much from you, but we need just initiate the change. So, tinanggihan ko na yung Dick. Alam mo, kadal tinatawagan kita, nagmi-meeting tayo sabay. Dick, tatakbo ba ako? Ano ba ito? Wala akong alam dito. Kausap kita. Isa ka sa pinagdidesisyon ko. Yes. And then, nag-no na ako, Dick. Thrice, no. But may mga taong lumapit pa sa akin. Pinuntahan ako sa bahay lahat. I'll not mention na lang, but nakiusap talaga and they're praying for it na sana umuo ko. Bago ko nalaman, Dick, tumakbo na ako. Nanalo na ako. But I guess later on when I prayed for it. Kinuwento ko ngayon, I asked for a sign and I got the sign. So I said, okay, and talagang ito yung sign na hinihingi ko, Lord. O sige, then I'll try. And I won. O ngayon, eto na, it was meant. Ngayon ko lang nare-realize, maybe it was meant. Mayroon siyang purpose kung bakit gusto niya ako pumasok doon kahit patalo. Sabi mo nga, patalo, di ba? Actually, patalo. Kasi nga, hindi ka ba nagsisisi na itong pinuntahan mo? Well, of course, pagsisilbi sa kababayan mo sa Lipa, pero natalo ka in terms of kita, di ba? Alam naman natin, may commercial mo lang, pelikula mo lang, eh. In one day, kuha mo lahat yun. Dick, yun naman. Ngayon ko rin na-realize nung maging mayor ako kung ano itong purpose ko ito. Kasi Dick, iba pala. Mula na mag-mayor ko, doon ko na-realize, hindi na talaga Dick pang pelikula. Napakasarap maramdaman, Dick, na ang mga tao naniniwala sa'yo na meron kang magagawa sa kanila. Mm-hmm. Lalo na doon sa mga nangangailangan. Tayo kasi spoiled eh. Kasi not for anything, medyo madali ang pera sa showbiz. Nakikita mo anong eto ka, tapos eto sila na ang liit na bagay pero malaking problema sa kanila. And then naging nag-mayor ka, naging para kang ina sa kanila. Even yung masasabi natin, Batangas, mga barako yan. Pero dumating yung point, Dick, na naniniwala sila sa'yo. Na you could do something for them at makakatulong ka. At tapos nagagawa mo, nakikita mong pinapakinabangan. Dick, yun naman ang hindi kayang bayaran ng pera. At yun ay hindi yung fulfillment na, ano, at hindi na showbiz. Hindi na inaarte. Totoong buhay yan. Realidad na. Yan ang kapalit niyan, Dick. Na hindi pera, pero the fulfillment sa loob na hindi na showbiz, Dick, eh. Hindi ko ma-explain eh. Fulfillment na meron pala akong kayang gawin na papakinabangan ng maraming tao. Wala kang camera niyan. Pero nakita mong pinakikinabangan and the respect and the support they give you, eh, para ka na rin binayaran, Dick. Di, wala bang conflict? Like, kasi, yun na nga, ikaw eh, napakasikat na artista. Tapos, siya naman, iba naman yung
Hindi, wala ka pa sa politics. Wala ba, wala pa. Ibang buhay nila. Gumagawa tayo din ng TV show, artista ka, and siya naman nasa... Ibang linya. Ibang linya naman. Mm-hmm. Wala ba kayong nangyaring conflict of, you know, yung medyo parang iba? O pinag-awayan tungkol doon? Wala. Honestly, hindi na... Hindi niya kinwestiyon ng career mo? Hindi. Never. Nagkaroon lang kami ng konting paghihirap nung... Mag-uumpisa akong mag-campaign sa kanya noong 92, that was 92. Yung running when, siya for... Yeah, yung decision. Kasi ang pamilya niya nasa politika talaga eh. Noong tatakbo na siya, noong 92. Natapos, andun ka rin, Dick, remember? Tayo magkakasama sa bahay. Na yun yung tinitira ng mga tao na gagamitin ako ni Ralph, yes, na bakit ako pumapayag, na... I mean, you know, I mas kilala ko yung tao kaysa sa inyo. And sa tinagal-tagal naman ng sakripisyo natin, Dick, sa show business, hindi ka naman basta-basta magpapagamit. So alam ko rin kung anong ugali meron si Ralph at anong klaseng pamilya para isugal ko yung sarili ko na mag-campaign for him that time. So it's not only him, yung personalidad niya, yung pagkatao niya per se, but yung alam kong gusto niyang gawin. Ah, yung goal niya. Hindi ba yung goal niya? And that's very important for me. Importante yun sa partner, di ba? Yes. So that's why we campaign for him. Hindi ka ba nag-isip din, nahirapan na mahirap na magkaroon ng asawa na politiko? The time? Remember, Dick, after lang natin mag-campaign sa kanya, doon pa lang kami nagpakasal. That was 92. When I campaigned for him, remember, Dick, hindi pa kami kasal. Hindi pa. But we were together already. Uh-huh. So hindi ko sabihin, that time hindi namin problema. Nagsusuportahan kami sa isa't isa. Sinuportahan ko siya kung yun ang goal niya, talagang politics o public services is life. And then ako naman sa show business. Mas maganda nga, interesting sa relationship namin, Dick, eh. Kasi every time nag-uusap kami, ako nagko-contribute ng showbiz, chismis, yes, siyang nagko-contribute ng current events. So marami kami ng pag-uusapan, lalo ni Ralph. So masasabi mo, Vin, na Ralph really played a very important role na ma-influence ka na magsilbi sa tao. In a way, Dick. Maybe because nakita ko sa kanya, plus the fact nung naging congressman na siya, nagpupunta na ako sa Batangas, sa 4th District, gumagawa na ako ng mga projects like giving books, mga medical mission. Kasi trabaho ko yon bilang asawa ni Ralph as a congressman. So doon ko na-experience how to deal with people na hindi na showbiz. Alam mo, right. Wala ng camera yon, Dick. So, but wala sa isip ko maging mayor, Dick, honestly. I know that, Dick. Dick, you know that. Yes. Hindi ko nga naisip na mapupunta ka doon. Pero ngayon na pareho na kayo nasa politics, masasabi mo ba na hindi, nagagawa mo pa rin ba yung role mo being a wife at being a mother? Nagagawa ko pa rin, Dick. Pero sa ngayon, nakakapagod. Yes. It's a matter of yung tinatawag nilang time management. But really, para gampanan ko talaga lahat. At pinipili kong gampanan, Dick. Alam mo yan? Yes. It's really draining, physically draining for me. Physically draining. But, alam mo, di ba, kinikwento ko nga, minsan pag galing sa trabaho as a mayor, pipilitin ko makauwi to be with my children kasi magtuturo pa ako ng assignment. Kasi kakausapin ko pa si Louis, si Lucky na, anak, anong oras ng school mo? Minsan hanggang gabi siya. Or, anak, we talk personal things kasi kailangan nila yon. And then at the same time, attending to Ralph also. Ako pa nag-aayos ng marketing sa bahay. Nanay pa rin. So, you can honestly say na fulfilled ka as a mother and fulfilled ka as a wife of Ralph. Definitely. Plus the fact na I think I have a very, very supportive, very, very good, God-fearing family. And for me, that's enough. Nakakapagod, pero okay na yun. We're living comfortably and that's enough. Being also of a future retirement. I don't plan anything, Dick. Kaya lang, ang nangyayari at this point in time, priorities ang nangyayari sa akin. Okay. I hindi ko inisip na mag-retire. Hindi ko naman ma-imagine sarili ko nasa bahay lang, Dick, no? Kasi active pa rin ako. I mean, kilala mo naman ako, Dick. Pero priorities lang ang naiiba sa akin ngayon. First priority is my immediate family. Kasi I cannot imagine myself being teaching others or talking like this. Ako nagpabaya sa pamilya ko or hindi silang prioridad ko. Second is being the mayor of Lipa. You know why? Kasi, hindi biro yung hawak mo doon. Totoong buhay yon. Walang take two doon talaga, Dick. Cliche, but it's yun very exacto true. Exacto na nangyayari. It's very true. Third lang napunta yung showbiz ko. Maybe matagal-tagal na rin ako dito. Kaya kahit at least one movie a year or having a television show once a week,
Okay na ako doon, masaya na ako doon. But, sa lahat namang itong isang hinding-hindi ko makakalimutan at pinakamalaki ang utang na loob ko at kung ano man ako ngayon, mayor man ako, nanay man ako, asawa ko, utang na loob ko yan sa show business kung saan ako lumaki. Kaya hindi mawawala yan sa buhay ko. Sabi na mo ang gusto mo! Basta ka limang buhay pa pati ikaw! And be with your family. At alagaan mo yung katawan. At kumakayod ka, sumunod ka sa amin ang baba. And you mag-relax ka and ayaw ko makasakit ka because we love you. How would you sum up your career for now? Now, I'm comfortable with my career. I couldn't ask for more. But still, sa atin, usapan din natin din, di ba, pag nag-uusap tayo, hindi tayo pwede mag-relax, andi bale, may awards na ako, andi bale, na direct, ay, may box office, hindi eh. Hindi yan. Kahit every movie that you do, it's still a learning process for us. At may interest pa rin, di ba, kasi in anything, hindi pwedeng hihinto ka, kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. No such thing as porky best actress ka na kaya, of course not. Any role na gampanan mo, kahit sabihin mong inuulit mo na, palagay ko may challenge pa rin sa'yo doon na meron ka ipakitang iba. So it's all still, again, a learning process for us. So it's a non-stop learning process para sa atin. Hanggang buhay tayo, tuloy-tuloy yan. Magkakaroon tayo ng pagbabago, ano ito, may bago na naman, at matututo tayo doon. Iba di, totoo yes, naman totoo yan. Mararanasan natin dalawa yan. So hanggang nandiyan dyan ka, as long as you're living comfortably, with your career, with your family, with your being a husband, a mother, being a mayor, okay na yon, pero tuloy pa rin ang pag-aaral, tuloy pa rin ang pagtututo, mamatututo, tuloy pa rin ang adjustment sa buhay. I want you to know that I'm looking forward to learning a lot from you. And I admire the way you have handled your life. Now that you're mayor, you're doing a lot of good in Lipa. And that makes me proud kasi merong isang taga-industriya ng pelikula na nagpapatunay na may karapatan tayo sa politika, lalong-lalo ka na. Kaya lang kung wala sa akin yung kaya mo, hindi ko kaya yon. Ate B, I can't wait to see the Cada Contenta. You know, I always see your movies. And what can I say? I love you, Ate B. And siguro, ngayon ko dapat sabihin maraming salamat sa inspirasyon mo, encouragement mo, sa kabaitan mo, at sa generosity ng iyong spirit. I would say that Vilma's secret is in her attitude. Parang bata siya na parang inihintay niya yung bagong dumating, yung bagong role na ano. And when she works at it, parang nakikita mo yung effort niya na to be real to the script. How does it feel to be the longest reigning queen of Philippine cinema? My last question. Dick? I don't know. Dick, siguro, this is really a blessing. So, hindi lahat ng tao nagbibigyan ng biyayang ganito. Wala na akong magawa, nahihiya na ako sa Diyos, humiling pa. So, I'm really very, very thankful. And at this point in time, I just offer everything to Him and I say, thank you, Lord. Describe the real essence of Vilma Santos. Suffice it to say that it is simply impossible. Yet in our little way, we have revealed what Vilma Santos is really like in front and behind the camera and the glaring spotlight. As an actress, a daughter, a mother, a politician, and a wife. A revelation that leads us all to believe she's one fine human being. Good evening. This has been Roderick Paulate. And you have just seen Persona. Ang mga kamay daw na nabuubuhay ng duyan ay mga kamay na nagpapaikot ng mundo. Sapagkat iyon ang mga kamay na umaakay sa sanggol hanggang sa lumaki siya at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa.